This is our future. Kabay sa iyong pinabukasan, farming, poultry at istahan. AgriCOOLture. This is our future. Kabay sa iyong pinabukasan. Magagandang beaches. Port na dinadaungan ng mga pasahero at cargo mula sa iba't ibang probinsya. Hitik sa yamang dagat ang isla ng Oriental Mindoro, kaya malaking tulong ito sa mga mangingisda. Dito sa bayan ng Rojas, matatagpuan ang Agritektura, isang agritourism project na pinangungunahan ni Ran Quijano, ang regional level winner for Fisherfolk Aquaculture category sa Gawad Saka 2018 ng Department of Agriculture. Bukod sa pagiging pasyalan, ito ay registered training ground ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR pagdating sa usaping pangingisda at organic farming. Bigyan mo naman ako ng konting background. Paano mo to sinimulan? Ano ba yung Agritektura? Ang Agritektura kasi, 5 years na siya na na-conceptualize ko. At nag-start kasi siya combination lang talaga ng architecture and agriculture. Kaso nakita ko na bitin, lalo na nung lumabas yung act ng farm tourism. Pero actually, ang pinaka-heart ng Agritektura is community transformation. Malaking bagay kasi yung nagawa naming sistema. Nagbago yung pananaw ng mga farmers. So yung Agritektura ba isang paaralan o isang negosyo? Ang Agritektura kasi is divided into three. First is project. Ito yung category wherein nagagamit namin pagiging architects namin or agritechs namin para tulungan namin yung mga startup farmers o mga farmers to develop their farm. Okay. So meron kaming ginagawa mga designs, mga standard designs. Second is the program. Ang program naman, dito kami nagiging farm school. Mm-hmm. Ngayon kasi ang TESDA and then ang Agricultural Training Institute, meron silang partnership program, ito yung farm school. So ganun ang ginagawa namin. Yung mga clients namin na nagpapadesign sa amin, yung mga tao nila, ine-educate namin through the program. Okay. Now, the third category is the product. Wala kasing, hindi maging effective ang isang farm kung wala siyang product. Bigyan mo naman ako ng mga challenges ng Agritektura bilang 5 years na kayo. So, ang challenge unang-una dito, like yung mortality, hindi mo mamonitor agad dyan. Yung kung may laman pa ba yun o wala. Okay. So, ngayon, nagkaroon kami ng, yun nga, yung tamang sistema at yun yung tinatawag na sustainable aquaculture. Ang fish mortality ay tumutukoy sa pagkawala ng mga isda mula sa stock dahil sa pagkamatay ng mga ito. Kasi ang nagiging cause ng mortality is yung transfer, yung galing sa hatchery. Pagdating dito, yung iba na stress. Okay. Yun. So, sila din pala na si stress, no? Yes. Stress is the number one cause of death. So, imagine mo, kalugin sila sa biyahe. Pero the good thing naman with BFAR National and then the BFAR region, tumutulong sila, in-educate nila kami kung paano mag-transfer. So, okay. Yun, nalilesen yun, no? Pero napaka-importante talaga yung meron kang sariling breeding farm. Ano naman kaya ang mortality rate ng mga isda sa kanilang fish farm? Sabihin na natin, sa 100 na fry o fingerling, ilan lang yung nabubuhay? Ilan lang yung nagsusurvive? Ilan lang yung nakaharvest talaga natin? Based sa experience namin, 80%. Approximately 80%. Yes. Okay. Kasi, una-una, kaya naging 80% kami, or minsan nga nagiging 90. Kasi unang-una, dapat tama yung ratio ng paglagay mo ng isda. Meron kasing standard. For 1 square meters, dapat may 5 isda dyan. 1 square meter, 5 isda? Yes. Kahit gano'n na to kalaki, basta dapat 5 lang? Standard yun, sa pag-aalaga mo sa una pa lang. Ngayon, habang dumadami kasi sila, dumadami rin yung pakain mo. Mm-hmm. Ngayon, with that standard kasi, bago ka magpakain ng mga natural feeds gaya ng ginagamit namin, meron tumutubo dyan ng mga lumot or lablab. Okay. Yun yung dahilan kung bakit organic fertilizer ginagamit namin. May ganong tumutubo, yun ang nagpapakain sa kanila. So, nalilesen talaga mortality. Isa sa mga dahilan ng fish mortality ang pagkakaroon ng parasites. Ano-ano nga ba ang epekto ng parasites sa mga isda? Sa ganito ba, ano pa yung mga na-encounter nyo na parasites? Sa ganito pong fish pond, kalimitan na encounter natin itong parasite. Yung papapansin natin sa ating mga isda, kalimbawa sa tilapia, doon pa lang sa pagpapakain pa lang natin, makikita mo na yung problema nila.
yung huling laging dumating na pag pinakain mo sila, mahina ang katawan nila. Yung mga isda. Apo, mapapansin mo sa kanilang mga kaliskis, iba yung kulay. Ano yung kulay na yun? Maputla po sila. Tapos yung tiyan po nila, mapapansin yung medyo kumukulubot yung balat. Kasi hindi na sila ganun kalakas kumain dahil doon sa parasite. Kumbaga hindi sila na nakakapagpahinga, gala na lang sila ng gala. Kasi yung mga isda, ay panahon din sila ng pagpapahinga nila eh. Pagkatapos niyang kumain, mapapansin niyo nakatigil sa isang tabi. Nagpapahinga sila. Yung may parasite na mapapansin mo, langoy lang yan ng langoy. Pero mabagal na yung mga paglangoy niya hanggang sa mapapansin mo na lang, nasa tabi na lang sila, hindi na sila pumapasok sa gitna ng tubig. May mga paraan ba para ma-prevent tong mga parasites na ito? Yung food lab, na yung sa food lab, yung pag-produce ng mga natural food, lachon natural, lachon organic. Kasi pag ganun, hindi mo kailangan actually ng solution para mawala yung parasite. Kasi may prevention ka ng ginawa. So hindi namin experience yung parasite. Dahil organic farming ang isinasagawa ng agritektura, hindi sila gumagamit ng gamot laban sa parasites. Sa halip na maglagay ng mga kemikal, ikinakwarantine nila agad ang mga isdang apektado ng parasites. Kuya Guillermo, dun sa isda, kapag nagkaroon ba ng parasite, meron pang paraan or solusyon para mawala yun sa kanila? Or hayaan na lang sila? Ang ginagawa po namin dyan, once na na-encounter mo na meron agad parasite, dapat tanggalin na agad siya. Quarantine? Apo, kukwarantine mo agad siya. Yung isda o lahat sila? Yung isda lang kung may sakit. Okay, okay. Magdadamay po yung parasite nung sa ibang isda, lalo pag lagi silang sama-sama. Pag ginamot mo, it's not considered organic anymore. Yes, gagamit ka naman chemical. So, yun kasi hindi namin ginagawa dito yun. Mm-hmm. So talagang practice namin dito, totally 100% organic siya. Maliban sa parasites, ang ilan pa sa pumapatay sa mga isda ay toxins o lason, tubig na kontaminado ng mga kemikal at pag may nagpapasabog ng dinamita. Ang isa po dyan na sa aking experience, yung man-made po, unang-una. Halimbawa po yung source natin ng tubig, ng fresh water, hindi katulad doon sa amin, talagang deep well siya, talagang galing sa tubig. Yung iba kasing gumagamit ng fresh water, yung galing sa ilog, eh malapit halimbawa sa mga taniman ng palay, gumagamit sila ng pesticide, insecticide. Pag nagpapasok po sila ng tubig sa mga pond nila, yung gamot po na yung mga chemical na yun, isa rin po yung nagbibigay ng parasite sa ating mga alaga. Okay. Pero yun, yung ba kasama na rin yun sa fish kill? Kasi meron din like yung mga dynamite fishing, di ba? Apo, kasama po sila. Aha. Mapapansin niyo po yung ibang fishman, pag halimbawa nililinis nila, gumagamit sila ng sodium cyanide para patayin yung lahat ng predator. Mm-hmm. Yun po ang... Pero kasi kapag ginamit mo yun, maapektuhan din yung isda, di ba? Tapos yung isda na yun, kakainin din natin. So, pinapasok din natin sa katawan natin yun. Yan po, tama po. Bisitahin natin ang isa sa mga pinagmamalaking produkto ng agritektura, ang tilapia. So, ngayon, nandito na tayo sa actual na fish product na galing dito sa inyo. Ang ganda, parang ang healthy ng kulay niya, no? Ito actually ang pinaka-product natin, breeder. So ito yung first product natin sa isda. And then, itong breeder natin, nanganganak to ng marami. So pagka 4 to 6 months kasi ang breeder, pwede na siya manganak. So regular na, 4 to 6 months, malaki na siya. Regular, ibig sabihin gano'ng katag, gano'ng ka... Actually, pagka... Kadalas. Kapag nag-check kami monthly, lagi na yan eh. Lagi ka naman makita mga anak niya. Or weekly, pwede din. Mapapansin mo sa pan, bro. Weekly, manganak siya? Oh bro, kasi meron kaming groupings eh. Uh-huh. Hindi naman lahat kasi yan sabay-sabay. Uh-huh. So halimbawa, may grupo kami dito ng anak sila. Agad-agad mo mapapansin sa gilid ng fish pan, marami maliliit. Uh-huh. So pagdating na lang dun sa product namin ng fingerlings, ang bilis mo mag-harvest. Uh-huh. So ipunin mo na lang sila. So that's another product. So two products out of tilapia. This one, the breeders. Uh-huh. And then the second one, the fingerlings and then the fries. Ang purpose nila, for grow out, na palalakihin mo na, at yun ang ibibenta mo, or yun yung kakainin. Okay. Ito kasi hindi, breeder to. Ito yung mga nangangalak. Discuss mo naman sa akin na ganitong kulay at saka ganito yung kaliskis kapag healthy yung isang breeder. Gaya nung nabanggit sa atin ng farm technician natin, makikita mo kompleto yung kaliskis,
Tapos maganda yung kulay niya, hindi maputla. So, uh-huh. Ibig sabihin, healthy siya. Uh-huh. Itong tilapia na to, lumaki to ng organic. Mula una hanggang huli. So, our aim is to provide yung tinatawag natin na farm to table. Market, okay. Yeah, farm to which market. Is ready to sell. Uh-huh. Farm to kitchen, ready to cook. Uh-huh. And then farm to table, ready to eat. So, yun naman yung mga restaurants. Pero meron din kayo, kasi nabanggit mo kanina, like meron kayong chili paste. Yes. Mamaya, papatry namin sa inyo yun. Organic din yun. Organic din yun. Yung mga source din. Ang maganda kasi sa organic dapat, unang-una, dapat locally produce yung mga ingredients mo. Uh-huh. Para sure ka. Kasi makikita mo yung mga farm natin. Dapat nandyan lang yung mga sources. Para sure kang organic sila. Actually, ang dream namin doon sa aming mga spices, magkaroon kami ng farm na may spice farm. So lahat ng mga kailangan naming ingredients for the mga ganun like chili paste nandito lang. So partner na 'yon. So kasi ngayon we partner with the restaurant, sila 'yung nagluluto ng products natin. Then sinasama lang namin 'yung katulad ng mga chili paste. Importanteng mapanatili ang kalusugan ng ating mga alaga sa fish pond para mas masagana ang ani ng mga mangingisda at mas malaki ang kita ng negosyante. Ngayon na alam na natin ang common causes ng fish mortality, kailangan mas maging mapagbantay at maging maingat tayo sa ating mga fish pond. Alam naman natin na ang Oriental Mindoro, lalong-lalo na dito sa Rojas, kilalang-kilala yung lugar nila sa masasarap na seafood. Kaya ngayong araw na to, sobrang swerte ko dahil may kasama akong chef na magaling na magtuturo sa atin ng konting patikim kung paano ginagawa ang tilapia niya. Ito po yung tinatawag po natin at fried tilapia with vegetable and sweet chili sauce. Yung ganitong putahe, magkano na bibenta yan dito? Pagka ibibenta na po natin itong gatong putahe, kagaya po niya, kasi ang per kilo po kasi ng isang kilo is 150 per kilo. 150 per kilo. Sa isang kilo po, bali papatak po siya ng 3 piraso. Kung depende po sa laki. Pero kung ganito siya kalaki, may ibibenta mo siya ng 70. Okay. Tapos, kasi yung ingredients natin hindi naman mahirap hanapin eh, di ba? Opo, nandito. Madaling-madali, tapos ang daliling lutuin. So, kikita ka ng halos 100 bawat putahe, bawat serve. Mayroon po. Diba? Kikita po tayo. Okay. Ayan. Alam mo ba kung anong paboritong subject ng mga isda? Tanungin mo ko ano? Ano nga po? Edi physical education. Anong tawag dun sa mga isda na lumulutang? Patay na. Ay, galing-galing niya! O yan, Chef Che, nakita na natin. Golden brown na yung tilapia yan, natin. Pwede na po yan. Dito na lang? Pwede na rin po. Pwede na rin, okay. And unahin po natin ang... Kailangan ito yung order. Una muna itong onion. Opo. Okay. Una na po ito. Ano sunod? Sunod-sunod na po siya. Kunting ano lang po natin. Ito ba? Opo, yan pwede na po. Ano yan. To? Ito muna po. Ano ba ito? Luya. Tsaka tinanong ko, alam ko naman yung luya. Ito yung hindi ko alam. Ito, ano to? Sayote po. Yan. Sayote. Ilagay ko na rin. Okay. Tuloy-tuloy lang po siya. Kaya... Ano sunod? Ayan din po. Sige po, kahit saan na po. Kahit saan na. Kapag nagluluto ka ba, meron ka dapat mga inuuna muna bago isunod yung ibang... Kasi bakit mo kailangan iuna yung onion? Para dun sa lasa? Sa lasa po siya. Para yung amoy niya po niya, umano po yung amoy niya. Siya pa siya nagdadala ng amoy para gumanda yung kwan. Ayan. Ayan, okay na po. Ayan, ayan. Kailangan po ang gulay po natin, hindi dapat overcooked siya. Medyo half-cooked lang po siya. Dapat nating ilagay po yung... Ah, okay. Half-cooked lang po siya dapat. Hindi po natin Sama kailangan natin po. Sama natin yung tilapia. Ito po, ilalagay na po natin yung sauce. Sauce naman! Ito po yung chili, sweet chili sauce. Ayan po. Ako nga, patraya.
Handa ka na? Handa ka na? Yan. Yan yan. Ay siya, tikman na natin ere. So, tilapia with vegetables and sweet spicy sweet sauce. Sweet chili sauce. Yes, sir. Sarap. Sarap. Kinikilig ka eh. Huwag kang kilig. Sarap. Talaga sarap. Mabilis lutuin. Mura. Sana marami kayong natutunan tungkol sa pangangalaga ng isda at kung paano ito gawing negosyo. Sa susunod nating episode, pag-aaralan naman natin ang mga predators ng mga isda. Kaya tutok lang dahil sa agriculture, cool ang future! Agriculture, this is our future. Gabay sa iyong kinabukasan, farming, poultry at istaan. Agriculture, this is our future. Gabay sa iyong kinabukasan. Gabay sa iyong kinabukasan.